Ang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci ay isang itinuturing na timeless artwork ng kasaysayan, subalit sa Philippine cinema, ito ay isang pangalan ng aktres na masasabi rin na may timeless na kagandahan. Si Mona Lisa ay isang tanyag na aktres noon 1930s hanggang 1940s. Una niyang ginamit ang screen name na Fleur de Lis bago mag-Second World War, at ito ay kalaunan niyang pinalitan ng Mona Lisa. Alamin natin ang kanyang naging buhay sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ang dilim ay biglang nawala, sa kislap ng bituin nagliwanag, ang ligaya ngayon nalasa. Tiwag ang aking nakita, tumimo sa puso at mga mata. Ang nais ko sa ay lumagi, ikaw'y makapiling o aking sinta. Si Gloria Lermayatco, na mas kilala bilang si Mona Lisa, ay ipinanganak noon June 22, 1922 sa Tondo, Manila. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya ng mga Yatco, subalit ang kanilang yaman ay unti-unting naubos nang ang kanyang ama na si Manuel Yatco ay nambabae. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang bansa, ay nilustay ng kanyang ama ang kanilang kabuhayan, hanggang sila ay maghirap. Upang matakasan ang kahihiyan at pangungutya ng ibang tao, ang kanilang pamilya ay nagtungo sa Estados Unidos upang doon manirahan. Sila ay nakasurvive sa panahon ng Great Depression sa Amerika, sa loob ng 7 taon, hanggang ang ina ni Mona Lisa na si Melissa Lerma, ay sumuko na sa pagpapasensya sa kanyang asawa. Matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, si Melissa at kanyang mga anak ay bumalik sa Pilipinas. Nang panahong ito ay 15 taon gulang na si Mona Lisa, at kinakitaan ng hilig sa pag-arte. Siya ay kumakanta at sumasayaw sa mga school play, na kalaunan ay naging pangarap niyang maging isang artista. Ang lola ni Mona Lisa na si Maximina Gonzalez, ay isang aktres na nagpe-perform sa Carvajal Stage Troupe, at ito ang naka-impluwensya sa dalaga sa kanyang pag-aartista. Noon una ay dinidiscourage siya ng kanyang mga kapatid sa kanyang pangarap, sapagkat siya ang itinuturing na ugly duckling ng pamilya. Subalit hindi nagpapigil ang dalaga, upang maabot ang kanyang pinapangarap. Nang unang pumasok sa show business si Mona Lisa, ay nakagawa siya ng maliliit na roles sa mga pelikula. Ilan dito ay ang pagbabalik noon 1937. Walang pangalan noon 1938. Sanggumay, at Mga Sugat ng Puso noon 1939. Sa pelikulang Mga Sugat ng Puso ay gumanap ang baguhang aktres dito bilang kontrabida. Nang parehong taon ng 1939, si Mona Lisa ay nakasama sa pelikulang Giliw Ko ni Carlos Vander Tolosa. Ito ang pinakaunang pelikulang ginawa ng LVN Pictures, at siya ay gumanap dito ng supporting role para sa mga bidang sila Mila Del Sol, Fernando Poe Sr., at Eli Ramos. Nang sumunod na taon, ay ang naging turning point sa career ng dalaga, nang siya ay magpalit ng screen name mula sa Fleur de Lis, ito ay naging Mona Lisa. Nagsimula siyang makatanggap ng mas malaking mga roles sa pelikula, at unti-unting mas nakilala ng mga movie fans. Siya rin ang sinasabing unang Filipina actress na nagsuot ng bathing suit sa big screen. Ang kanyang career ay gumanda, subalit ito ay naudlot ng sumiklab ang Second World War. Sa panahon ng pananakop ng mga Hapones, si Mona Lisa ay pansamantalang na mahinga sa paggawa ng mga pelikula. Matapos ang giyera, nagbalik siya sa pag-arte at nakagawa ng mga pelikula sa ilalim ng Lebron Films. Ilan pa sa kanyang mga nagawang pelikula ay ang Princess Urduha noon 1942, Kalbaryo ng Isang Ina, at Barong-Barong noon 1946, Bisig ng Batas at Maria Capre noon 1947, Batang Lansangan, Matintiman, at Outrage of the Orient noon 1948.
siyudad sa ilalim ng lupa, at sagor noon 1949. Sundalong talahib noon 1950, at marami pang iba. Noon 1953, si Mona Lisa ay lumabas sa pelikulang Blood of Bataan, bago siya nagdesisyong magretiro sa show business. Nang panahong ito ay napangasawa niya si Abelardo Ginto, at sila ay nagpalaki ng apat na mga anak. Ang pamilya ay tahimik na namuhay ng malayo sa intriga at kontrobersya ng showbiz. Sila ay naging kontento at masaya sa kanilang pamumuhay, hanggang dumating ang dekada 70, nang muling magdesisyon si Mona Lisa na mag-comeback sa industriya, matapos ang 22 taon ng retirement. Si Mona Lisa ay lumabas sa mga pelikulang romantika at romantiko noong 1970, at gumanap bilang glamorous mom sa La Paloma ni Goseng Fiao noong 1975. Dito ay nakasama niya ang lead actress na si Celia Rodriguez. Noong 1976, lumabas naman siya bilang si Aling Toyang sa pelikulang Insyang ni Lino Broca, at ito ay pinagbidahan ng actress na si Hilda Coronel. Siya ay nanominate at nanalo ng Best Supporting Award mula sa FAMAS, at Gawa Dorian sa pelikulang ito. Noong 1977, si Mona Lisa ay nakasama rin sa pelikula ni Mike De Leon na Itim. Siya rin ay lumabas sa ilan pang pelikula ni Lino Broca, tulad ng Abel at Cain noong 1982, bilang si Senyora Pina, na naging kanyang paboritong role na ginampanan. Ginawa rin niya ang Bayan Ko, Kapit sa Patalim noong 1984, sa ilalim ng nasabi rin direktor. Ayon dito, si Mona Lisa ang tipo ng artistang di na kailangan ng dialogue, upang ipahiwatig ang kanyang gustong may pakitang emosyon. Nagpatuloy ang batikang aktres sa paggawa ng mga pelikula, at lumabas din sa ilang mga programa sa telebisyon. Ang kanyang huling naging paglabas sa screen ay sa Kamiling Story noon 2005 bilang si Jenny. Noon 2013, sa kanyang 91st kaarawan, ang kanyang life story ay lumabas sa biography na pinamagatang Mona Lisa: A Portrait from the Memoirs of a Grandmother, na nirelease ng ABS-CBN Publishing. Ang libro ay inabot ng 7 taon bago makompleto, at ito ay ginawa ng kanyang apo na si Celine Beatrice Faby, na isang singer at aktres na miyembro ng Ryan Kayabyab Singers o RCS. Ayon sa dating aktres, noon una ay nagdadalawang isip siya, na ilahad ang kanyang istorya sa isang libro, subalit sa pangungumbinse ng kanyang pamilya, siya ay pumayag din na gawin ito. Ayon pa sa kanya, siya ay huminto sa paggawa ng pelikula, sapagkat hindi nakakayanin ang kanyang pangangatawan at kalusugan, dahil sa kanyang edad. Siya ay nakaranas na ng 2 mild heart attack, at ang kanyang kaliwang paa ay sumasakit pag siya ay naglalakad. Noon August 25, 2019, si Mona Lisa ay pumanaw ng mapayapa, habang siya ay natutulog sa edad na 77. Ang kanyang buhay at tagumpay ay isang tunay na inspirasyon para sa marami. Mula sa mayamang angkan, pagtatrabaho bilang tagapitas ng prutas sa Amerika, pag-aartista, at pagpapamilya, ay masasabing si Mona Lisa ay naging matagumpay sa kanyang buhay. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Mona Lisa, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. May relasyon ba kayong dalawa? Mag-bisyan pa niya. Sagutin mo ko! Ano ba sa panagay niyo? Isang sagot lang ang kailangan ko. Oo o hindi? Oo. Hindi na ako marinsak, taninay! Hindi na! Bakit inaakaw mo siya sa akin? Hindi ko siya inaakaw sa inyo. Ako ang mukha niya at hindi kayo! Sinungaling! Magtatanong kami, lalayo kami rito at pakakasalan niya ako! Wala kayong kwenta sa kanya! Hindi ako naniniwala sa iyo! Alam niyo ba ako anong sinasabi niya sa akin?